Hi, good morning. It's September 21 and yung grupo namin sa kasaysayan ay napag-usapan namin na ngayong araw kami pupunta ng Laguna sa bahay ni Rizal. So, 6 a.m. yung usapan namin na magkikita-kita kami sa mga. Pero 10 minutes na lang bago mag 6 a.m. at nandito pa rin ako. I'm sorry guys. Okay, see you then. Dito na kami sa Maklo, meeting place namin. Pero pala, meet era our most beautiful classmates. And si Athena. Ayan. Si ano? Huwag mo sasabi, huwag mo sasabi. Sige, sige. Si Nanay ni Persephone. Si... Sagaya mo yan. Oh my gosh, ano ko pala to? Kalaguyo pala ni Zeus to? Uy, pero ano ba siya kapag ito? Oh my gosh, mamaya natin si Zeus. Oo nga. Family feud, ganun. So, ito na yung entrance. Ayan. Dapat matuto tayong magbasa kasi maraming pintuan pero may mga nakalagay na exit lang or labasan. So, pag exit, siyempre hindi ka rin papasok. So, dito tayo. Ito, kita nyo naman sa akin likuran. Ito yung lugar kung saan tinuturuan si Pepe ng kanyang ina tungkol dun sa gamu-gamu. Yung panahon wala pang formal education. So sa ganyang paraan siya natuto magbasa, yung pagtuturo sa kanya ng nanay. Kasi tingnan mo yung mga, gusto ko lang makita yung handwritten nila. Ayan o. Oh. Ano ba to? Talagang ano? Ayun. Ang cute ng phone.
may hilig kasi sila noon mag-carsale soul na ano, nakakasayo. Handwritten nila. Hindi katulad ngayon. Dito naman sa Galleria number 2, ang fini-feature nila dito is yung kapaligiran, like yung bayan ng Kalamba, yung bayan ng Laguna. Mayroon dito na feature yung bundok ng Makili. And also yung Laguna in particular. So yun. Traditional at kasi ng mga panahon, di ba, wala pa namang ref, wala pa. So ito yung istakan ng tubig at yun naman yung istakan ng tubig. So, di ba, ang cool. Makasaysayan ng lugar na to kasi dito pinanganak yung ating pambansang bayani. Yan ay ang kwarto ng mga babae, mga kapatid na babae ni Rizal. Dito sa bintana ng bahay ni Rizal, pag dumungaw ka, makikita mo yung lawak ng bakuran nila. Ang ganda. Tapos, yung bahay kubo na yon is replica lamang ng bahay kubo nila dati. Na madalas daw, ayon sa history, ay pahingahan ni Rizal or doon siya madalas maglaro at sabi nila yung ibang works daw ay baka doon din niya ginawa. Puso ng pagka-Pilipino, maaantig yung puso ng pagka-Pilipino sa mga
kasi ito yung mga excerpt sa mga sinulat ni Misa na nakapahiwatig kung gano'n na kamahal ng Pilipinas. Aking babasahin yung sinulat ni Misa. Sinabi niya na sapagkat ang Diyos ay hindi yung may pansin ng mga nagsindi na may kukulit patay na dapat gampanan ang lahat na may buhay sa dakilang ulula ng paglalang. Hindi ko mailalayo ang aking sarili sa tungkuling ito at gayon, maliit, ako mismo ay may misyong dapat pa rin tulad ng minsan ang pagdugo sa mga kung si isa, yung existence niya dito sa mundo, yun yung iniisip niya kung ano yung magagawa niya para sa kapwa. Ikaw, ano yung magagawa mo para sa kapwa? Yung lugar kung saan na-execute si Rizal. Kaya naman